Paano nga ba kumuha ng bahay sa pag-ibig? Ito po ay developer assisted. Okay? So, ibig sabihin pag developer assisted, hindi ikaw yung personal mag-a-apply sa pag-ibig. Ang gagawin mo lang is maghanap ka ng bahay na gusto mo na naka-under pa sa developer at si developer na yung magpa-process ng pag-loan mo nito doon sa pag-ibig. Housing acquisition process. Pag-ibig. So, let me just clarify, no? Ang process na to ay maaaring may mga konting pagbabago depende sa developer. So from developer to developer, maaaring may mga pagkakaiba no, kada developer. Okay, so itong aking i-discuss ngayon is general na mga proseso lamang. Okay. So ito po ay dinivide ko sa mga proseso. Simula po sa pag-tripping, papunta po doon sa completion ng requirements, tripping reservation, completion ng requirements, then down payment hanggang po sa ating paglipat o yung tinatawag na move-in. Okay, so assuming po na nag-search ka na ng mga bahay, may mga nakausap ka na, nakapag-search ka na sa Google, YouTube, Facebook, at nakapili ka na, nagkaroon ka na ng enough knowledge na kung saan at alam mong pasok ka, so nakapag-sort ka na na maaaring hindi ka pwede dito o ayaw mo nito at meron ka ng pasok doon sa gusto mo, pasok na pasok doon sa budget mo, sa lokasyon na hanap mo, and tingin mo qualified ka na dito. Nakapag-inquire ka na somewhere else, at eto na yung bahay na tingin mo, pasok sa'yo, pwede sa'yo, at gusto mo. Okay? So, ang una po natin gagawin is pupunta po tayo sa tripping and reservation. Ayan, tripping and reservation. Sa tripping and reservation, so ito na, kausapin mo na ang agent mo, yung agent na accredited doon sa developer na yon, sa pabahay na yon, sa project na yon, na makipag-set ka na ng tripping. Okay? So, dito makipag-usap ka na sa agent para sa clarification sa mga possible na mga kailangan mong dalhin para sa tripping and reservation. Kasi yung agent, more or less, mas maraming alam yan sa sistema ng project na yon. And, of course, mag-arrange na kayo ng date kung kailan kayo mag-tripping. May mga developer na may schedule nga lamang ng date na kung kailan pwede kayo mag-reserve. Typically, weekends yung karamihan sa mga developer. Ang next po dyan is, please proceed with the agreed date kasi hindi po ganun kadali para sa isang agent ang mag-arrange ng tripping. May mga pagkakataon na nakikipag-arrange pa sila doon sa developer para sa tripping vehicle. And sometimes, ang agent na to ay kumukuha pa ng permission sa kanyang company para ma-assignan siya ng tripping vehicle. And minsan pa, yung agent na to is nag-hire pa ng driver at ng sasakyan para makater ka. And if in case wala naman shuttle, take an initiative na lamang na mag-commit ka. Totally, you are pursuing your dreams. Okay? So, may mga developer kasi na walang tripping vehicle. So, mga reservation requirements, typically, sa mga pag-reserve, ito lang naman yung documents na kailangan. IDs, income documents, mga billing, Meralco or water bill. Dala ka na rin ng mga picture, 2x2 at saka 1x1. And, of course, reservation fee. Okay? So, hindi ma-reserve yung unit mo kung walang reservation fee. Mga important na mga reminders, no? Mga dapat nating tandaan kapag nasa reservation na po tayo. Unang-una, makinig ng mabuti sa explanation ng agent at ng developer habang nasa reservation na. Especially sa staff ng developer. Makinig po ng maigi. Pangalawa, huwag pong kakalimutan mag-take note lalo na yung mga importanteng mga data na mga naririnig mo. At gaya ng sabi ni Miss Roses, kapag mayroong gumugulo sa iyong isipan, huwag mahihiyang magtanong. So huwag kang mahihiyang magtanong kapag mayroong mga gusto kang i-clarify. Okay? Para din to sa security mo at para dito sa mas magaan na flow ng ating acquisition ng bahay. Okay, after po natin ng tripping and reservation, nakapag-reserve na tayo, ang sunod pong step niyan is completion of requirements. Of course, ang dinala mo lang naman kasi doon is mga reservation requirements. So ngayon, bubuuhin mo na yung mga requirements na required ng developer para sa iyong housing loan application. Palapit ng palapit na tayo doon sa ating dream home. Okay, completion of requirements. Generally, ang pag-complete po ng requirements 30 days from the date of reservation. So kung nag-reserve ka ng January 1, by January 31, dapat kumpleto na siya. Failure to comply may lead to cancellation of account.
especially kung wala kang coordination sa agent mo, wala kang coordination doon sa developer, sa staff ng developer, dapat, no? Dapat talaga nakikipag-coordinate ka. So failure to comply may, so maaaring maging dahilan nito para makansela yung account mo. And ito, napakahalaga nito ngayon kung magkakaproblema ka sa pagpaprocess ng inyong mga requirements, mga documents, let your agent or your broker, kung broker ang nag-assist sa'yo, o yung developer staff, o yung senior official na naka-assign doon sa account mo, let them know sa yung concerns, especially kung meron kang kahirapan sa pag-provide ng mga documents. Okay, so na-encounter ko dito kadalasan is yung mga OFW kasi yung pagpapadala takes some times at ang yung iba hindi makapag-process kasi medyo busy sa trabaho, may certain period lang sila na pwede mag-asikaso. Gaya ng ibang mga OFW natin, kumukuha ng special power of attorney na pinaparid ribbon. So it takes time sometimes. So makipag-coordinate ka lamang sa agent mo at sa developer. After the completion ng requirements is mag-move po tayo dun sa down payment period. Down payment period po ay starts 30 days after reservation. Okay? So 1 month after reservation, nag-i-start na yung iyong down payment. For example, nag-ano ka ng January 1, February 1, down payment ka na. First down payment mo na yon. Ngayon, kung halimbawa nakapag-reserve ka ngayon kasi may pera kang pang-reserve, tapos alam mo yung pera mo coming pa after 30 days pa, no? Is more than 30 days pa. Dapat sa reservation pa lamang mag-request ka na yung down payment mo i-move sa araw na kung saan may darating na pera. Okay? So, para hindi ka mahirapan. Generally, pwede naman yun na pagbibigyan naman yun ng develop. Okay? So, nasa pag-uusap lamang yan. Late payments comes with penalty. Typically, no? Especially if the down payment is through post-dated checks o PDC. So, sa bangko talaga, walang escape yan. Kapag nagtalbog yung cheque, hindi mo napunduhan yung cheque, tagtumalbog yan, may penalty ka talaga. May penalty ka na sa bangko, may penalty ka pa dito sa developer. Okay? Kaya kung halimbawa malilate ka ng paghulog, kung ito yung naka-PDC o post-dated checks, mag-inform ka na sa developer para hindi nila i-deposit agad yung cheque para i-hold muna nila. Okay, so makipag-usap ka lang ng maayos. Again, maraming mga developer ang napaka understanding, no, sa sitwasyon ng mga buyer. Failure to properly arrange down payment, of course, no, kapag hindi mo naayos yung down payment mo, ay makakancel na yung account mo. So make sure talaga na settle mo yung down payment. And if ever nagkakaroon ka nga ng problema, let your agent, broker, or developer staff, no, kung sino mang official, about doon sa problem mo na yon para mabigyan ng consideration, mabigyan ng arrangement yung problema mo, especially kung halimbawa hindi ka na makakapagbayad for certain period of time. Baka mabigyan ka ng consideration ng developer. So again, communication is the key. After po ng down payment, after ng down payment, usually, kapag naka-land development na, no? Halimbawa, naka-land development na, usually, house construction starts. Kung hindi naman siya ready for occupancy, dito pa lang usually, no? Nagsisimula yung construction. May mga developer na kapag naka-develop na yung land, as in ready na for construction, may mga developer na nagko-construct na after mo makapagbayad ng certain percentage down payment. Halimbawa, naka-apat na buwan ka na sa down payment, may mga developer na nagsisimula na mag-construct ng bahay mo para pagkatapos ng iyong down payment, gawa na rin yung bahay. Meron din naman talaga na after pa ng down payment, sila nagko-construct ng bahay. And may mga developers na naka-schedule yung construction. Lalo na kung hindi pa na-develop yung lupa. Usually, kapag mga ganitong cases, naka-schedule yung pagtatayo nila ng bahay. So, maaring after mo mag-down payment, hindi pa doon gagawin yung bahay kasi meron na silang schedule, may land development pa, may mga kailangan pang asikasuhin para makapagtayo sila ng bahay. Itong mga bagay naman na to is makiklear to during reservation pa lamang. So, isa sa mga dapat mong itanong yung mga bagay na to, kailan po sisimulan yung bahay, kailan yung posibleng lipat, and so on and so forth.
At this stage, ano, usually, yung ibang mga buyer, tigil na yung mga buyer pagbayad. Of course, kasi tapos na yung down payment. Okay lang naman, tumigil, pero yung iba, nagiging wise. Nagdadagdag na sila ng kanilang binabayad para pagdating ng loan process, bumababa na yung kanilang loan value. Okay? Nababawasan na yung loanable amount na mag-lead naman to sa mas mababa na value naman dun sa interest. Kung mayroon ng arrangement na 1 million yung buong bahay, yung halaga ng bahay, ang down payment 200,000, ang ilo-loan mo is 800,000. Ang ginagawa ng iba, kapag hindi pa nakukonstruct yung bahay, magdadagdag na sila ng binabayaran sa down payment. At pagdating ng loan period, nakapagbayad sila for example ng 400,000, 600,000 lamang yung kanilang ilo-loan sa Pag-IBIG at mas mababa na yung value ng interest nito. For example, ang 6% ng 800,000 kumpara sa 6% ng 600,000 is magkaiba yung peso value. So, nagiging wise sila dito sa pagdating nito. Of course, dapat alam ng developer, dapat nag-agree kayo ng developer, dapat well-informed ang developer, at dapat documented yung ginagawa niyong pag-advance, pag-payment ng ganito. For example, natapos na yung construction ng bahay. Ang susunod na gagawin po naman dito is updating ng documents. After po ng house construction, magdo-document update po tayo. Usually lang naman, pagdating sa document update, yung mga proof of income, mga contact details, possible changes ng address ang hinihingi, and sometimes nanghihingi pa sila ng bagong issue ng special power of attorney. Halimbawa naman, kung talagang naglipat, bago ka ng company, nagbago yung sahod mo, take initiative na inform yung agent mo at yung developer kahit hindi pa hinihingi sa'yo yung update. Na-complete na yung iyong requirements, pupunta na po tayo dun sa Pag-IBIG housing loan process. Ito na yung period na kung saan ipapasok na ni developer yung atin pong loan application sa Pag-IBIG. Okay. Sa Pag-IBIG housing loan process po, usually takes about 3 to 6 months yung buong process. So kapag nagkaroon ng 2 months, good. 1 month, good. Pero base sa experience, 3 to 6 months, usually yung approval, no, yung lalabas yung notice nila na approved na yung iyong loan application. You will receive, no, a notice once na ang iyong application is approved na. Take note po na ang monthly amortization ay magsisimula agad 30 days after ng loan approval. Okay, so hindi yung kung kailan ka na notice, but doon sa date na kung kailan na aprobahan yun ng Pag-IBIG. Eto na yung maganda, after ng approval ng iyong loan, eto na yung move-in process. Ah! Nakaka-excite na. Ang gagawin mo na ngayon is magkakaroon ka na ngayon ng punch listing o house inspection. Ano bang ginagawa dito? Ang buyer ay mag-check ng unit para sa mga possible damages, no? Halimbawa, yung mga pinto, yung mga bintana, maaring may hindi tamang construction. Isusulat mo to doon sa yung punch listing na papel. I-record mo to at isasabi to sa developer para gawin nila ulit yung mga bagay na kailangan gawin according doon sa plano. Okay? According doon sa deliverable dapat na unit. Okay. So wag mo munang i-accept yung bahay kung mayroon pang mga dapat na ayusin. Aayusin pa ito ng developer dapat. Okay, the developer will do the jobs needed gaya ng renovation, based dun sa findings ng buyer doon sa punch listing or house checking. Mas mainam po, inform mo yung agent mo, magpasama ka sa agent mo, kasi yung agent mo ay marami na yung mga experiences about sa punch list. So magkakapagbigay siya sa iyo ng guide, anong dapat i-check, saan bahagi dapat i-check, kung anong mga dapat gawin sa punch listing. So mas maganda, isama mo siya, invite mo siya na sumama doon sa house checking. Kung okay ng lahat, officially accept the house to proceed sa susunod na step. Ito na ang pinakamasarap, ang paglipat ng bahay, ang schedule ng move-in. Oh, yes! Okay, dito, kailangan mo nang bayaran yung mga kailangang bayaran na mga move-in fees, mga association dues, electric and water applications, amilyar. Itong mga bagay na is dapat maki-clear pa lamang doon pa lamang sa reservation period. And again, dapat naka-take note ka, dapat naka-black and white ka, dapat may kopya ka. Halimbawa, pag sinabi na
Puruma po tayo ngayon, wala po tayong moving fees. Dapat sa reservation pa lang sinabi, pag nag-reserve ka, sabi na walang moving fee, dapat may document ka na nagsasabi na walang moving fee para pagdating sa time na to, na paglipat mo na, is may papakita ka na. Sabi po dito is free moving fee. Yung di kaya sabi po dito is mayroong free na yung application ng water. So dapat meron kang documents na hawak. Sa proseso na to, developer from the developer also ay maaaring nagpaiba-iba ng proseso. Maaaring yung iba kasi doon pa lamang sa punch listing ay hinihingan na ng move-in fees. So again, developer's process may vary. Ito ang sinasabi ko kanina na kung kailangan mo mag-issue ng post-dated check para sa down payment period, kung mayroong move-in seminar, please, please attend ka. Kasi yung pag-uusapan dyan, yun yung magiging proseso all throughout. Kasi napakahalaga yung mga pag-uusapan dyan. Ayos? Ayos. And ito na, congratulations! Ito na ang pagkakataon na lipat bahay ka na. Congratulations! And thank you so much for watching. Congratulations po. Kung nakarating ka hanggang dito sa part na to, grabe, I believe marami kang natutunan. So kung tingin mo, malaking pakinabang ito sa'yo or sa mga kaibigan mo na gusto mag-purchase ng bahay, please don't forget, share this video, subscribe sa channel na to kasi marami pa po akong ipopost na mga video na e-learnings about sa process sa pagkuha ng bahay, about mga e-tutorials, no? mga learning tutorials. Salamat po! Salamat po and congratulations! Hey guys, thank you for watching po sa video na to. If you found this video helpful, don't forget to click subscribe and share this sa mga kaibigan, mga kilala para ma-share pa yung learnings natin dito. If ever kung saan ako masagin nasabi, don't forget na kayang-kaya mo. Keep growing. Have faith in God. Have faith in God.